Sabi nila, maraming mga kababalaghan ang hindi maipaliwanag sa mundo. Ang iba nga kahit sila na mismo ang nakaranas nito, ay hindi pa rin nila kayang paniwalaan na lahat ay totoo. Tulad na lamang ng naging karanasan ko noong nagpunta kami sa Tagnanan. Tagapanabo City po ako, Sir Jupiter. Tagapakinig po ako ng inyong mga channel simula pa noon at niminsan ay hindi ko naisip na maikikwento ko sa inyong channel ang nangyari sa amin. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Christy. 24 years old na po ako at gusto kong ibahagi ang isang kwentong hinding-hindi namin malilimutan ng mga kaibigan ko. Isa po akong cashier sa isang sikat na fast food restaurant dito sa Panabo. Nangyari ang lahat ng nakakakilabot kong karanasan noong nakaraang taon lamang, year 2023. Month of December, masasabi kong ito ang pinaka nakakapagod na buwan dahil dagsa ang customers sa aming store at talagang kaliwat kanan ang mga orders. Sa buwang ito rin kadalasan nagpaplano kaming magkakaibigan na mag-outing. First week pa lang ay napag-usapan na naming mag-beach. Sawa na kami sa mga dagat dito sa Panabo, kaya nag-decide kaming magpunta naman sa malayo. Aminado po ako na sa barkada namin, ako talaga ang pinakamapili sa lugar. Gusto ko kasi yung maganda at talagang high quality para naman masulit at hindi kami manghinayang sa binayad namin. Nagpresenta po ako noon na ako na ang maghahanap ng resort na pupuntahan namin. Agad akong nag-browse sa aking cellphone. Patingin-tingin ako sa mga post sa Facebook. Hihinto na sana ako kasi wala talagang nakapukaw ng interest ko nang bigla ko na lang nakita ang isang post. Nakasaad dito ang mga details tungkol sa newly opened na resort. Tinignan kong mabuti ang mga pictures, inisa-isa ko pa talaga para masigurong maganda ito. Napawaw ako noon. Hindi pa ganun ka-develop yung place kaya makikita mo talaga ang natural beauty ng dagat. Wala silang entrance fee at mura lang din ang mga cottage na pinaparentahan nila. Nakita ko rin na may mga rooms silang available for tourists na gustong mag-overnight. Sobrang na-excite ako noon. Agad akong nag-book ng reservation dahil nakasaad doon sa post na hindi nila i-cater ang walk-in. Kahit hindi pa ako sure kung sino-sino ang sasama, ay nagpa-reserve na lang ako. To be honest, hindi talaga ako familiar sa place, kaya may part sa akin na nag-aalangan. Ang kaso na gustuhan ko yung dagat nila, at may part sa akin na gusto kong i-explore yung buong lugar. Pagkatapos noon ay agad ko yung sinabi sa mga kasama ko. Yun na rin yung time na na-finalize kung sino-sino ang mga sasama. Fast forward, December 11, 2023. Ito yung date na napili namin para umalis. Nag-decide din kami na magstay sa resort for 2 days para talagang sulit na sulit. Ang mga kasama ko nung araw na yon ay yung isa naming manager na bakla. Naging malapit talaga siya sa amin, kaya most of our outings ay kasama siya. Hindi ko na lang po siya papangalanan, Sir Jupiter, dahil iniiwasan ko po talagang makilala ako. Kasama ko rin noon ang 2 kong kaibigan na kasamahan ko rin sa trabaho. Itago na lang po natin sila sa pangalang
Rica at Michelle. Ang panghuli sa grupo namin ay itago natin sa pangalang Eric at Nonoy. Si Michelle po ay taga-Tagnanan talaga, kaya alam niya ang tungkol sa resort. Sabi niya, noon daw ay libre lang naliliguan ang dagat doon, hanggang sa may nakabili at ginawa nga itong resort. Malapit lang din ang bahay nila Michelle doon sa resort na pupuntahan namin. Excited siya sa outing na gagawin namin kasi for 2 years ay sa wakas makaka-uwi siya sa kanila. Working student po kasi si Michelle. Palipat-lipat siya ng trabaho para lang masuportahan ang kanyang pag-aaral, kaya naging napaka-busy niya. Isang oras lang naman ang biyahe papunta doon, kaya hindi namin inagahan ang pag-alis. Eksaktong 1:00 ng hapon ay bumiyahe na kami. Pagkarating namin sa resort ay agad kaming sinalubong ng isang staff. Nagtanong siya kung sino yung nag-book ng reservation. Lumapit ako at may pinirmahan akong papel. Pagkatapos noon ay pinapasok na kami at sinamahan niya rin kami sa cottage na kasama sa binayaran namin. Medyo mainit pa nang makarating kami doon, kaya hindi na muna kami naligo. Mas gusto ko rin po kasi ang maligo sa gabi. Night swimming kumbaga. Habang nag-aayos kami ng mga gamit namin, ay biglang may lumapit na isang lalaki sa pwesto namin. Nakasuot siya ng jacket na manipis. May suot siyang sombrero. May dala rin siyang isang icebox, bote na may lamang suka at mga chichirya. Medyo natakot ako sa itsura niya. Hindi naman sa napaka-judgmental ko, pero iba kasi ang dating ng peklat niya sa kaliwang mukha niya. Hindi ako sigurado kung kuha ba ito sa isang aksidente. Mahaba kasi ito. Mula sa kanyang noo, pababa sa kanyang pisngi. Para itong kinalmot o sinugatan gamit ang matulis na bagay tulad ng kutsilyo. Napansin yata ni Kuya ang pagtitig ko sa mukha niya, kaya napalingon ito sa direksyon ko. Kinilabutan talaga ako nang ngumiti siya sa akin. Kitang-kita ko ang malalaki niyang ngipin at napakadilaw nito na parabang hindi alam ang salitang toothbrush. Hindi ko na kinaya dahil nakakaramdam na ako ng pandidiri, kaya naman nag-iwas na ako ng tingin. Na-curious ang mga kasamahan ko kung ano ba yung nasa box na tinitinda ni Kuya, kaya naman nagtungo sila sa direksyon nito. Balut pala ang laman nito, dahil maliban sa mga chichirya ay nagtitinda rin daw siya ng mga balut. Mahilig talaga yung manager namin sa balut, kaya bumili siya ng 3. Natakam na rin yung iba ko pang mga kasama, kaya naman pati sila ay napabili. Binigyan sila nung lalaki ng suka at nagsimula na silang kumain. Hindi ako mahilig sa mga ganong klase ng pagkain, kaya ako lang sa grupo namin ang hindi bumili. Habang enjoy na enjoy yung mga kasama ko sa kinakain nila, ay hindi ko maiwasang mapatingin muli sa direksyon ng balut vendor. Nakaramdam ako ng kaba nang makita ko ang ekspresyon sa mukha niya. Yung tipong nasasatisfy siya habang nanonood na kinakain ng mga kasama ko ang sisiyo na nanggaling doon sa balut. Nawirduhan ako sa kanya, Sir Jupiter, kaya naman naglakas loob po ako. Lumapit ako doon kay balut vendor at tinanong ko siya kung may kailangan pa ba siya. Pansin ko kasi na wala nang binibiling kahit ano ang mga kasamahan ko sa kanya. Kaya wala na siyang rason
para manatili sa cottage namin. Inaamin ko na medyo hindi maganda ang pagkakasabi ko noon sa kanya. Mataray ang naging tono ko at narinig yun ng mga kasamahan ko. Halata sa mukha nung lalaki na na-offend siya sa sinabi ko. Tinignan niya ako ng masama at saka padabog siyang umalis. Nakaramdam ako ng hiya sa ginawa ko. Alam ko kasing mali ang naging asta ko doon sa lalaki. Pero hindi ko masisi ng 100% ang sarili ko na nag-react ako ng ganun. Para po kasi sa akin ay kawalan ng respeto ang ginawa niyang pagtitig sa mga kasamahan ko habang kumakain sila. Sinaway ako ng manager namin about dun sa ginawa ko. Ang sabi niya, dapat maging mabait daw ako palagi sa mga taong nakapaligid sa amin, lalo na at dayo lang kami sa lugar. Hindi raw kasi namin alam kung ano ang takbo ng isip ng mga tao. Baka raw bigla na lang kaming abangan o balikan. Isinawalang bahala ko na lang po yung nangyari at bumalik na lang ako sa pag-aayos ng gamit ko. Nang sumapit ang alas 5 ng hapon ay nagsimula na kaming magluto. Yung dalawa naming kasamang lalaki ay naatasan na mag-ihaw ng isda at karne. Samantalang kaming mga babae naman ay nagsaing ng kanin at naghiwa na rin ng mga kamatis, pipino at sibuyas para ilagay doon sa magiging sawsawan namin. Mga bandang 6:30 PM ay natapos na rin kami sa lahat ng gawain. Kaya naman, kumain na kami. Panaykwentuhan lang kami habang pinagsasaluhan ang aming nilutong mga pagkain. Nang bigla na lang nalipat ang usapan sa katatakutan. Nag-share sila ng mga ghost experience nila hanggang sa nalipat na ito sa kwentong aswang. Unang nagkwento si Michelle. Ayon sa kanya, dito daw sa lugar nila ay may mga kinatatakutan silang uri ng aswang na kung tawagin ay balbal. Ang mga balbal umano ay kumakain ng mga bangkay. Pero maaari rin umano itong kumain ng mga buhay kung gugustuhin ito. Naalala niya pa raw nung bata pa siya ay meron silang kapitbahay noon na namatayan. Kinabukasan pagkalibing doon sa bangkay ay nagulat sila nang makita nila ang napakalaking hukay doon mismo sa puntod. Uso kasi dito sa kanila ang paglilibing sa ilalim mismo ng lupa. Yun bang tatabunan mo na lang ng lupa yung kabaong tapos lalagyan ng lapida? Pinuntahan naman ito ng kaanak ng namatay. Nang malapitan nila ito ay nagimbal sila sa kanilang nakita. Nakabukas na ang kabaong pero wala na doon ang bangkay. Mabilis na kumalat sa kanilang lugar ang balita kaya nagtulong-tulong ang lahat upang mahanap ang nawawalang bangkay. Pero bigo po silang makita ito. Kinabukasan noon habang naglilinis ang sepultorerong si Mang Dodong sa sementeryo ay may napansin siyang puting tela na nakasiksik sa isang puno ng mangga. Inila niya raw ito pero natigil siya nang mapansin niyang tila may nakasilid sa loob ng tela. Kinuha niya ito at inilapag sa lupa. Kanya itong binuksan at nagsitayuan ang kanyang mga balahibo. Gumapang ang takot sa buo niyang katawan nang makita niya ang nilalaman nito. Isa itong buto ng tao. Kumpleto pa ito mula ulo hanggang paa, ngunit nagkabali-bali na ito.
Nakikita niya pa ang mga tiratirang laman na nakakapit mismo doon sa buto. Kaya talagang nasuka na siya. Ibinalita ni Mang Dodong ang nangyari. Kahit buto na lang ay sigurado ang kanilang kapitbahay na ito raw ang yumao nilang kamag-anak. Nakumpirma nila ito dahil ang telang ginamit na pambalot sa buto nito ay ang mismong damit na suot ng bangkay bago ito ilibing sa hukay. Nang marinig ko yung kwento ay kinilabutan ako. Hindi ko alam na pati pala dito sa Tagnanan ay uso ang mga aswang. Nagpatuloy kami sa pag-uusap tungkol sa mga aswang hanggang sa mapansin kong may nakatingin sa amin. Napalingon ako at nakita ko yung balut vendor. Nakatitig siya sa direksyon namin habang pansin kong may inuusal siyang kung ano. Malayo siya sa kinaroroonan namin kaya naman hindi ko marinig ang kanyang sinasabi. Napailing na lang ako nang makita ko siyang parabang kinakausap niya ang kanyang sarili. Sa isip ko baka may sayan o hindi normal ang katinuan ng taong yun. Kaya hindi ko na lang pinagtuunan ng pansin. Natapos na naming ligpitin ang pinagkainan namin pati na rin ang mga kalat namin. Nagpababa lang kami ng aming mga kinain at maya-maya lang ay nag-decide na kaming maligo sa dagat. Hindi naman nakakatakot maligo kahit paggabi na. Marami kasing mga ilaw sa dalampasigan at may iba ring turista na naliligo. Hindi talaga ako mapalagay ng mga oras na yun, Sir Jupiter. Kahit po kasi saan ako lumingon, ay nakikita ko yung balut vendor. Natatakot ako sa tuwing naiisip ko na parang sinusundan niya kami. Nilapitan ko ang manager namin at sinabi ko sa kanya na kanina pa kami sinusundan nung balut vendor. Sinabi ko rin sa kanya kung saan nakapwesto yung lalaki kaya napatingin sa doon. Napakunot ang kanyang noo at ang sabi niya sa akin ay wala naman daw siyang nakitang tao na nakatayo sa direksyon na tinuro ko. Agad akong lumingon kung saan ko huling nakita yung balut vendor pero wala na siya doon. Nagpalingalinga ako sa paligid. Umaasang makikita ko siya pero hindi ko siya nahanap. Hindi ko maipaliwanag kung paano yun nangyari pero bigla na lang siyang nawala sa isang iglap. Inalis ko sa isip ko ang nangyari. Pinilit ko na lang ang sarili ko na baka nagkamali lang ako nang nakita. Siguro ay ibang tindero yun. Sabi ko sa isip ko na baka sobra lang akong nag-guilty sa pagtataray ko kanina kaya inakala kong siya yun kahit hindi naman. Nagpatuloy na kaming maligo hanggang sa makaramdam kami ng pagod. Sa pagkakatanda ko ay alas 9 na kami bumalik sa cottage. Nang matapos na akong magbihis ay tinulungan ko si Rica na mag-set ng tent namin. Hindi na kasi kami nag-rent ng room since kinabukasan noon ay aalis na rin kami. Tatlo kaming matutulog sa tent tapos yung tatlo pa naming kasama ay saduyan na lang sila. 10:30 PM ay humiga na ako sa loob ng tent para matulog. Ako lang mag-isa noon kasi yung dalawa ko pang kasama ay nakipagkwentuhan muna doon sa iba pa. Hindi pa daw kasi sila inaantok. Hindi agad ako nakatulog dahil na rin siguro sa namamahay ako. Nag-decide muna akong mag-cellphone. Nanood na lang muna ako ng TikTok compilation ng idol ko na si Stel Ahero na member ng SB19 nang bigla kong marinig ang boses ni Rica.
Hindi ko siya pinansin. Sa isip ko pwede naman siyang pumasok sa loob ng tent kung may kailangan siya sa akin. Muli ko na namang narinig ang kanyang pagtawag at sa pagkakataong ito ay pansin kong may inis sa tono ng kanyang pagsasalita. Hindi ko siya nilingon, pero alam kong nasa likuran ko lang siya at tanging tent lang ang pagitan naming dalawa. Paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan ko kaya nainis na talaga ako. Sinigawan ko siya at ang sabi ko, kung may kailangan ka, pumasok ka dito sa loob. Hindi yung tawag ka ng tawag dahil nakakairita. Bigla siyang huminto sa pagsasalita. Maya-maya lang ay narinig ko ang pagtunog ng zipper ng tent namin. Inisip ko na noon na pumasok na si Rica. Nakatalikod pa rin ako nung time na yun sa kanya. Hindi ako lumingon at tinuon ko na lang ang atensyon ko sa panunood ng TikTok ni Stel. Naramdaman kong may humiga sa tabi ko. Ramdam ko rin ang paghinga ni Rica sa likuran ko. Tinanong ko siya kung nasaan ni Michelle. Sumagot siya at ang sabi niya ay nasa cottage pa raw. Na-focus ako sa panunood kaya naman nahinto ang usapan naming dalawa. Gumalaw siya at sa tingin ko ay humarap siya sa akin. Samantalang ako naman ay nakatalikod pa rin sa kanya. Tinanong ko ulit siya kung bakit niya ako tinatawag kanina pero wala akong nakuhang sagot mula sa kanya. Inulit ko yung tanong pero mabibigat na paghinga niya lang ang naririnig ko. Sobrang lapit niya sa akin kaya inutusan ko siyang umusog pero hindi siya nakinig. Akala ko po noon ay natutulog na siya kaya doon na po ako humarap sa direksyon niya. Nagsitaasan lahat ng balahibo ko nang makita kong mag-isa lang ako sa loob ng tent. Walang kahit na anong bakas na may pumasok sa loob. Nagmadali akong lumabas at patakbong tinungo ang kinaroroonan ng mga kasama ko. Pagkarating ko ay naabutan ko silang nagkakasiyahan kasama nila si Rica noong mga panahong yun. Napatingin silang lahat at agad na lumapit sa akin nang mapansin nilang tila takot na takot ako. Agad kong sinabi sa kanila ang nangyari at na ma-sign of the cross si Michelle. Ang sabi niya, kapag nakaranas ka ng ganun, ibig sabihin ay may isang taong malapit sa akin ang mawawala. Napaiyak po ako noon dahil sa sobrang takot na naramdaman ko. Hindi ko alam na may mas nakakatakot pa palang mangyayari sa amin habang nasa tagnanan kami. Nung gabing yun ay hindi na kami bumalik sa tent. Magkakasama kami lahat sa cottage at hindi kami nakatulog. Pagsapit ng umaga ay agad kaming nag-ayos ng mga gamit. Sa takot ko ay hindi ko na na-enjoy ang beach at ang buong outing namin. Gustong gusto ko na talagang umuwi nun kaya panayang pagmamadali ko sa kanila. Nang makaalis kami sa resort ay biglang sinabi ni Sir na gusto niyang kumain ng buko. Mahilig daw kasi talaga siya doon. Ang sabi pa niya ay gusto niyang maglamaw. Isang uri ng dessert dito sa bandang Kabisayaan na kung saan main ingredient ang buko. Hahaluan ito ng condensed milk at evaporated milk para talaga maging creamy at saka lalagyan ng biskwit at yelo. Agad na pumayag ang mga kasama ko dahil talagang napakainit ng mga oras na yon. Ayoko sanang pumayag. Ang kaso nang pumilit si Michelle. Sabi niya ay marami silang tanim na nyog kaya doon na lang kami kukuha para makalibre kami. Isa pa, malapit lang daw ang bahay nila sa resort. Isang sakay lang daw ng tricycle ay makakarating na kami. Wala akong choice kundi ang sumama
ayoko rin namang umuwi ng mag-isa sa Panabo. Sumakay na nga po kami ng tricycle. Nang makarating kami sa kanila ay agad kaming ipinakilala ni Michelle sa mga magulang niya. Natuwa ang mga ito dahil matagal na rin na hindi nakakabisita si Michelle sa kanila. Nagkakwentuhan kami saglit at pagkatapos ay nagsimula na rin kaming manguha ng mga buko. Pagkatapos namin ay tinawag kami ng mama ni Michelle para magtanghalian na. 11 AM na noon kaya nagpasya kami na 1 PM na lang kami aalis pa uwi sa Panabo. Nagustuhan ko ang lugar ni na Michelle. Maliwalas kasi ito dahil sa napakaraming puno ng nyog na nakapalibot sa lugar. Meron din silang puno ng santol, durian at lansones. Idagdag pa ang mga berdeng damo na talaga namang nakakagaan sa mata. Marami ring kabahayan kaya hindi ka matatakot kahit pamalapit lang ito sa kanilang sementeryo. 12:30 pa lang ay aalis na sana kami. Pero hindi po kami natuloy. Napakalakas na po kasi ng hangin noon at napakadilim na rin ng kalangitan na para bang may bagyong paparating. Sinabihan kami ng mga magulang ni Michelle na delikadong magbiyahe, lalo pa at masama ang panahon. Kaya napilitan kaming magstay muna sa kanila. Hindi nagtagal ay bumuhos na ang napakalakas na ulan. Walang tigil ito kaya nagkaroon ng pagbaha sa mga kalsada. Nakansela na rin ang mga biyahe sa mga lugar na apektado. Masyado kasing bahain sa lugar na yun, kaya naman hindi talaga kami makakadaan kahit pa ipilit namin. Nung gabing yun ay kasama ko sa kwarto sina Michelle at Rica. Hindi na talaga ako nagpaiwan kasi natatakot ako na baka maulit na naman yung nangyari sa tent. 8 PM pa lang ay nakaramdam na agad ako ng antok. Dahil na rin siguro, hindi kami natulog nung nasa resort pa kami. Nagising na lang ako nang may marinig akong mga lagutok sa likod ng bahay ni na Michelle. Yung bahay po kasi nila ay half semento at half amakan o kilala rin sa tawag na sawali. Hindi ko po masabi kung ano yung tunog na yun. Pero kung papakinggan ay para po siyang tunog ng kung anong bagay na binabali. Sobrang pagod ako nung time na yun kaya kahit curious ako ay hindi ako bumangon at nagpatuloy na lang sa pagtulog. Kinaumagahan ay tinanong ko agad sila Michelle kung may narinig ba silang kakaiba sa likod ng bahay kagabi. Pero sabi nila, wala naman daw silang narinig. Inisip ko noon na baka naalimpungatan lang ako kaya kung ano-ano na lang ang naririnig ko. Second night namin sa bahay nila, ganun pa rin po. Nagising na naman ako dahil may naririnig akong lagutok ng kung anong binabali. Kinuha ko ang cellphone ko at agad na tinignan ang oras. Alas 2 na ng madaling araw. Gigisingin ko na sana si Rica, kaso bigla namang nawala yung tunog. Kaya hindi ko na lang din tinuloy. Pinakiramdaman ko pa talaga ang paligid dahil baka biglang bumalik yung kakaibang ingay. Pero wala na talaga. Kinabukasan pang 3 araw na namin sa Tagnanan. Maayos na ang panahon. Unti-unti na rin daw humuhupa ang baha sa mga kalsada. Ang kaso ay kanselado pa rin ang mga biyahe. May nakapagsabi sa amin na pwede na raw madaanan ang kalsada sa Carmen kasi hindi na daw ganun kalaki ang tubig baha. Wala pa rin kaming nagawa nung mga oras na yon kasi wala rin naman kaming sasakyan, kaya hindi pa rin talaga kami makakaalis.
Ipinaalam na rin ng manager namin sa may-ari ng fast food restaurant ang nangyari sa amin. Kaya no schedule kami sa trabaho sa buong linggo na yun. Mas lalo pang nagulo ang sitwasyon namin nang isa sa mga kapitbahay nila Michelle ang nagsabi na may isang puntod na naman daw sa sementeryo ang inukay. Nawawala na naman daw ang bangkay na nakalibing doon. Hinala ng mga nakatira doon ay kagagawa na naman daw ito ng aswang na tinatawag nilang Balbal. Kinilabutan kaming lahat nang marinig namin ang balitang iyon. Muling bumalik sa alaala namin ang kwento ni Michelle. Kaya mas lalo pa kaming natakot. Hindi ko maisip na totoo pala ang kwentong iyon. Akala ko'y imbento lamang ni Michelle yun para takutin kaming lahat. Sumapit na naman ang gabi at gaya nung nakaraan ay nagising muli ako dahil sa kakaibang ingay na naririnig ko sa likod ng bahay. Hindi na ako nakatiis at bumangon ako. Naglakad ako patungo sa nakasaranong bintana para buksan ito. Akmang hahawakan ko na sana ang lock nito pero natigil ako nang marinig kong parang may nagkakagulo sa labas. Mabilis kong ginising sila Rica at Michelle. Sabay kaming tatlong nagtungo sa kinaroroonan ng ingay. Nagkasalubong pa kami ni na Sir dahil nagising rin pala sila. Nang makarating kami sa sala ay naabutan namin ang mga magulang ni Michelle at ang tita niya na natataranta. Balisang-balisa sila at hindi alam ang gagawin. Lumapit si Michelle sa kanila at nagtanong. Ang sabi ng kanyang tita ay inatake daw sa puso ang asawa nito. Sinugod naman daw agad ito sa ospital at ngayon ay hindi pa nila alam kung okay na ba ito. Buntis ang tita ni Michelle noong time na yon. Kaya naman ang kapatid na lang ng asawa niya ang sumama sa ospital. Naghintay pa kami ng ilang minuto bago kasi tumawag yung isa pang tita ni Michelle na nasa ospital. Pero lumipas ang kalahating oras. Wala po talaga kaming narinig na balita. Sinabihan na kami ng mama ni Michelle na bumalik na sa kwarto at matulog. Alas tres pa lang po kasi ng madaling araw noon. Isa-isa na kaming nagtungo sa kwarto. Dahil sa nangyari ay nakalimutan kong sabihin sa kanila yung tungkol sa naririnig ko tuwing madaling araw sa likod ng bahay. Kinabukasan, sinalubong kami ng napakasamang balita. Hindi na nakasurvive ang tito ni Michelle. Sinubukan daw itong i-revive ng mga doktor pero wala na talagang buhay ang tito niya. Lahat kami ay nalungkot sa nangyari. Hindi namin inasahan na magkakaroon ng ganitong pangyayari. Nung araw na yun din ay nabalik na sa dati ang mga biyahe. Tuluyan na kasing nawala ang baha sa buong kalsada. Akala ko ay makakauwi na kami noon pero nagsuggest si Sir na manatili na muna kami para makiramay kay Michelle. Wala na naman kaming trabaho for the whole week kaya pumayag na ako. Kahit pa bumalik kami sa Panabo ay wala rin naman kaming gagawin. Kaya nag-agree kaming lahat na ubusin ang remaining days namin sa Tagnanan. Unang araw ng lamay ay dagsa talaga ang mga tao. Simula sa kamag-anak ng namatay at pati na rin ang mga kapitbahay. Naging abala kami sa pagtulong sa mga nakilamay at pati na rin sa mga nag-alay ng dasal. Habang inaayos namin ni Rica ang mga tinapay na ipamimigay, ay napansin kong parang may taong dumaan sa likurang bahagi ng bahay. Hindi ko lang sigurado kung may dumaan ba talaga. Basta may nakita akong isang shadow na gumalaw sa part na yun. Lumabas na kami ni Rica sa bahay para ipamigay na yung mga tinapay. Muntik ko pang mabitawan ang tray na hawak ko nang makita ko yung balut vendor
na nakaupo malapit sa pintuan. Hindi agad ako nakakilos. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Nakatitig siya sa akin. Kinikilabutan din ako sa tuwing nagagawi ang aking mga mata doon sa peklat na nasa kanyang mukha. Hinawakan ako ni Rica sa braso at mahinang hinila patungo sa mga mesa. Habang namimigay kami ng tinapay, tinanong niya ako kung ano ang problema ko. Sinabi ko sa kanya na nakita ko yung balut vendor. Lumingon siya sa direksyong sinabi ko at maging siya ay nagtaka. Agad naming hinanap si Michelle. Gusto naming malaman kung ano ang ginagawa ng balut vendor doon sa bahay nila. Nakasalubong namin ang mama ni Michelle. May tinawag siya at ganun na lang ang kabako. Nang makita ko kung sino ang tinawag niya, walang iba kundi yung balut vendor. Napag-alaman namin na siya pala si Rene at malayong kamag-anak nila ito. Sinabi namin ito kay Michelle at nagulat talaga siya sa kanyang nalaman. Pangalawang gabi ng lamay, nagpaalam po ako sa mga kasama ko na hindi na muna ako magbupuyat. Ramdam ko na kasi talaga ang pagod. Feeling ko any moment matutumba na ako. Kaya naman minabuti ko na munang magpahinga. Nakatulog ako noon. Hindi ko alam kung ilang oras akong natulog pero nagising na naman ako dahil sa ingay. Katulad na katulad ito nang naririnig ko noong nasa bahay pa kami nila Michelle. Na-curious na talaga ako kahit saan ako magpunta. Bumangon ako at sumilip sa bintana. Halos takasan ako ng malay nang makita ko kung ano ito. Nakaupo ang isang lalaki. Nakakatakot ang kanyang itsura. Meron siyang matalas na mga kuko, mahabang pangil. Pulang-pula ang kanyang mga mata at napakadumi ng buo niyang katawan. Hawak niya ang isang bangkay at binabali niya ang mga kamay at paa nito. Kitang-kita ko pa kung paano niya ngat-ngatin ang balat ng bangkay. Nagpanik ako. Sa sobrang tarantay, mabilis akong tumakbo at tinungo ang kinaroroonan ng mga kasama ko. Nang makita ko sila, agad kong tinuro ang kwarto namin. Hindi ko magawang makapagsalita noon sa sobrang takot ko. Nanginginig ang mga kamay ko at napakalakas ng kabog ng aking dibdib. Yun ang unang beses na nakakita ako ng aswang. Niyugyug ako ni Sir para pakalmahin. Nang tuluyan na akong magkaroon ng lakas ay sinabi ko sa kanila ang nakita ko. Agad na tinungo nila ang likod ng bahay. Isa sa mga kasama nila ang nakakita sa pagtakas ng aswang. Kaya naman hinabol nila ito. Masyadong mabilis ang pagkilos ng balbal kaya hindi nila ito naabutan. Kinabukasan ay binalita ni Kapitan ang muling pag-atake ng balbal sa kanilang lugar. Ang sabi niya ay 3 puntod na daw ang nakitang kinukay. Naging alerto ang lahat para kung sakaling bumalik ito ay sigurado na silang mahuhuli nila ang balbal. Kinagabihan noon ay nagkagulo ang mga residente dahil nakita ng sepultorerong si Mang Dodong ang aswang na may hinihila na namang bangkay. Mabilis na tinungo nila tito ang lugar kung saan nakita ang balbal. Tanging ang bangkay na lang ang nakita nila sa lugar nang makarating sila doon. Habang nagkakagulo ang mga tao ay napansin ko ang biglang pagsulpot ni Rene sa kung saan. Hingal na hingal siya. Tagaktak ang kanyang pawis at napakadumi ng kanyang mga paa. Nakita ito ng mama ni Michelle. Kaya agad siyang lumapit dito.
naging balisa silang dalawa at panay ang paglingon sa paligid. Nagbulungan sila at pagkatapos ay agad na dinala ni Tita si Rene sa loob ng bahay. Maya-maya lang ay dumating na rin sila Tito. Sinuyod na daw nila ang buong sementeryo pero wala na talaga doon ang aswang. Lumabas sila Tita at Rene. Nagtaka ako kasi nang magawi ang tingin ko sa lalaki ay nakita kong maayos na ang kanyang itsura. Wala na ang mga lupa na kanina lang ay nakadikit sa kanyang mga paa at nakapagpalit na rin siya ng kanyang suot na damit. Nagkaroon ako ng pagdududa sa kanila pero isinawalang bahala ko yun. Ayoko kasing mag-isip ng masama lalo pa at pamilya ito ng kaibigan ko. Naging sunod-sunod pa ang pagkawala ng mga bangkay sa sementeryo. Kahit anong gawin ng mga taong nakatira roon na hindi talaga nila mahuli ang balbal na siyang nangangain ng bangkay. Isang araw, nagtungo kami ni Michelle at Nonoy sa sementeryo. Inutusan po kasi kami ng tita niya na tingnan yung lugar na paglilibingan sa kanyang yumaong asawa. Gusto niyang masiguro na maayos ang pagkakahukay nito. Nang makarating kami doon ay nakita ko agad ang tinayo nilang tent na nagsisilbing bubong para kung sakaling umulan ay hindi pasukin ng tubig ang lupang hinukay nila. Nagpalingon-lingon ako sa paligid at nakita ko ang mga puntod na hinukay. Marahil, yun na yung sinabi ni Mang Dodong sa amin na kagagawan ng balbal. Inaya ako ni Nonoy na puntahan daw yung mga nahukay na puntod. Gusto niya raw kasing makita ng malapitan at gusto niya rin daw tingnan yung kabaong na nasa ilalim ng hukay. Napalingon ako sa direksyon ni Michelle at nakita kong abala siya sa pagkuha ng pictures. Sa tingin ko ay ipapakita niya ito sa tita niya. Kahit may pag-aalangan, ay pumayag ako. Tinungo namin ni Nonoy ang isang puntod na malapit lang sa kinaroroonan namin. Sumilip kami sa ilalim at agad akong napatakip sa aking ilong. Napakasangsang kasi ng amoy nito. Para na akong masusuka kaya humakbang ako papalayo. Natigil ako nang bigla kong maramdaman na may nabunggo ako. Dahan-dahan ko itong nilingon at nakita ko si Rene. Hindi ako nakagalaw sa sobrang takot. Mabilis na lumapit si Nonoy sa akin at hinila niya ako palapit sa kanya. Tinanong kami ni Rene kung bakit kami nagpapagala-gala sa sementeryo. Sasagot na sana si Nonoy nang bigla na lang dumating si Michelle. Sinabihan niya kami na umalis na, kaya iniwan na namin doon si Rene. Hindi talaga ako mapalagay. Kasi naiisip ko na parang sinusundan kami ni Rene kahit saan kami magpunta. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang ba, pero sa palagay ko ay may tinatago ito. At gusto kong malaman kung ano yun. Nang nakabalik na kami sa bahay ng tita ni Michelle, agad ipinakita ng kaibigan ang picture sa kanyang tita. Maya-maya ay dumating si Rene pero sa likod bahay siya dumaan. Muli na namang nagawi ang tingin ko sa kanyang mga paa. May mga putik na kumapit dito. Agad kong naalala ang putikang bahagi doon sa sementeryo. Naisip ko na baka doon niya ito nakuha. Ang pinagtataka ko lang ay kung bakit siya nagpunta doon gayong wala naman siyang kamag-anak na nakalibing. Isa pa, hindi rin naman siya residente ng lugar. Hindi ko inaasahan na agad masasagot ang mga katanungan ko. Kinagabihan noon ay inutusan na naman kami ng tita ni Michelle na bumili ng juice sa tindahan. Nagkulang kasi ang binili nila, kaya naman napilitan kaming magdagdag. Habang naglalakad kaming tatlo nila Nonoy ay napansin ko na parabang may tao.
doon sa sementeryo. Madadaanan po kasi ang sementeryo kapag pumunta ka sa pinakamalapit na tindahan dito kina Michelle. Nagpatay malisya na lang po ako dahil ayokong takutin ang sarili ko. Pauwi na kami noon at sa pagkakataon na ito ay sigurado na talaga akong may tao sa sementeryo. Natatanaw ko na kasi ito kahit pa medyo malayo ang distansya namin. Agad kong sinabi kina Nonoy ang nakita ko at maging sila ay nagtaka kung sino ito. Curious kaming tatlo kaya dahan-dahan kaming lumapit. Ingat na ingat kami sa bawat hakbang namin dahil ayaw naming makagawa ng kahit na anong ingay na makakakuha sa atensyon nung lalaki. Nang makalapit kami ay agad kaming nagtago sa mga nakatabing semento doon. Naghintay kami ng ilang minuto. Maya-maya lang po ay napadaan doon nga sa harapan namin yung tao. Hindi niya kami napansin, kaya patuloy lang siya sa kanyang ginagawa. Napigil namin ang aming hininga nang makilala namin kung sino yung lalaki. Walang iba kundi ang balut vendor na si Rene. Hila-hila niya ang isang bangkay. Nakakadiri ang itsura nito dahil nasa advanced decomposition stage na ito. Ibig sabihin ay naaagnas na. Napatakip ako sa aking bibig at ilong nang malanghap namin ang nakakasukang amoy ng bangkay. Napakabaho nito. Halos bumaliktad na nga ang aking sikmura pero pinilit ko talagang huwag masuka. Sobrang takot ang naramdaman naming tatlo nang bigla na lang nagpalit ng anyo si Rene. Naging matalas ang kanyang mga kuko. Nakalabas ang kanyang mga pangil at nanlilisik ang kanyang mapulang mata. Napapikit ako ng walang ano-ano'y kinagat niya ang bangkay. Binali niya ang mga buto nito at nagpatuloy sa pagkain. Nanindig ang aking mga balahibo nang marinig ko ang pagkabali ng buto ng bangkay. Doon ko na na-realize ang lahat. Ang kakaibang tunog pala na gabi-gabi kong naririnig sa likod ng bahay nila Michelle at maging doon sa bahay ng tita niya ay ang tunog ng mga binabaling buto ng isang bangkay. Napaiyak na ako sa sobrang takot. Nagsisisi ako kung bakit sumama pa ako sa bahay nila Michelle para kumain ng buko. Kung sana ay umuwi na lang ako nun sa panabo ay hindi ko mararanasan ang lahat ng nakakakilabot na pangyayaring ito. Grabe na ang iyak ko ng mga sandaling yun. Nagdarasal ako na sana panaginip lang ang lahat nang sa ganun ay magising ako sa katotohanan na hindi totoo ang mga aswang. Ngunit kahit anong panalangin ang gawin ko ay alam ko sa sarili kong totoo ang naging karanasan ko at kailanman hinding-hindi na ito mabubura pa sa aking alaala. Minulat ko ang aking mata nang maramdaman kong tinatapik ako ni Nonoy. Bumulong siya sa akin at sabi niya ay gumapang daw kami hanggang sa makalabas kami ng sementeryo. Hindi naman kami makikita ni Rene dahil may mga sementadong pader na pwede naming pagtaguan. Ginawa nga namin ang sinabi ni Nonoy. Dahan-dahan kaming gumapang papalayo hanggang sa tuluyan na nga kaming makaalis sa lugar na iyon. Tinakbo namin ang daan patungo sa bahay nila Michelle. Nang makarating kami doon ay laking gulat namin na naroon din si Rene. Nakangisi ito sa amin na parang inaasar niya kami. Nangatog ang mga tuhod ko nang maalala ko lahat ng nakita namin doon sa sementeryo. Sinabi namin sa mga magulang ni Michelle ang nangyari. Pumasok kaming lahat sa kwarto upang doon mag-usap. Ayaw kasi naming may makarinig na ibang tao para maiwasan ang gulo. Nagsimula na kaming ikwento lahat, pero hindi sila naniwala.
Mas lalo pang lumakas ang duda ko sa mama ni Michelle nung time na yun. Dahil marin niyang itinatanggi ang mga sinabi namin. Kahit ang sarili niyang anak ay pinagalitan niya. Sinisi niya pa kami dahil kung ano-ano na lang daw ang ginagawa naming kwento para lang masisi si Rene. Hindi ko naman pwedeng sabihin na namamalikmata lang ako kasi tatlo kaming nakakita sa mga pangyayari. Hindi rin pwedeng sabihin na napagkamalan naming si Rene yon dahil kitang-kita ko ng malinaw ang mismong peklat sa mukha niya. Nalaman nila sir yung nangyari, kaya kinausap niya kami ng masinsinan. Gusto niyang magsabi kami ng totoo, kaya ginawa namin. Halata sa kanya na parang hindi siya naniniwala, pero gusto niyang bigyan kami ng pagkakataon na mapatunayan ito. Mas lalo po akong natakot noon. Iniisip ko na kapag nalaman ni Rene na isinumbong namin siya ay paniguradong hahanapin niya kami. Sinabihan ko na sila na umuwi na lang kami, pero nagsuggest si Nonoy na dapat hulihin muna sa akto ang aswang dahil kung hindi, baka sundan kami nito sa panabo. Wala na akong nagawa kasi may punto rin naman si Nonoy. Kinakailangan muna naming masolusyunan ang napasok naming gulo bago kami bumalik sa amin. Tuwing gabi ay laging nasa lamay si Rene. Hanggang sa isang gabi ay hindi na siya nagpunta. Naisip ko na baka nasa sementeryo na naman siya. Kaya agad akong nagmadali at sinabihan ko sila sir na sumama sa akin. Siguro ay nagtataka kayo kung bakit ganun na lang ang tapang ko na puntahan ng aswang na si Rene. Simple lang po. Nalaman kasi namin na ang mga balbal na aswang ay hindi masyadong interesado sa mga buhay. Mas gusto kasi nila ang mga laman na galing sa patay, kaya kampante ako noon na hindi niya kami basta-basta sasaktan. Nang makarating na kami doon sa sementeryo ay hindi nga ako nagkamali. Nakita namin mismo si Rene na may hila-hila na namang bangkay. Nakita na rin ni na sir kung ano ang nakita namin nila Nonoy nung isang gabi. Nangilabot sila sa kanilang nasaksihan at mas lalo pa kaming nagimbal nang makita namin ang bangkay na kanyang kinakain. Ito ang mismong bangkay ng tito ni Michelle na noon ay siyang pinaglalamayan. Natakot sila sir kaya agad kaming umuwi sa bahay. Doon na po ako sumabog. Nagtatakbo ako habang nagsusumigaw. Naalarma ang mga taong nandun din sa bahay para sana makilamay. May babaeng lumapit sa akin at sinusubukan akong pakalmahin. Tinatanong niya ako kung ano ang nangyari at isa lang po ang nasabi ko noon. Paulit-ulit kong sinasabi na aswang si Rene. Lahat sila ay nagtaka at naguluhan. Nagkumpulan ang mga tao sa aking tabi at sabay-sabay nila akong tinanong kung ano ang nangyari at bakit ko sinasabing aswang si Rene. Mabilis na lumapit sa direksyon namin ang mama ni Michelle at itinanggi niya ang mga sinabi ko. Saad niya'y nasobrahan lang daw kami sa panonood ng mga nakakatakot na palabas. Kaya kung ano-ano na daw ang napasok sa isipan ko. Tumabi sa akin si Michelle at siya mismo ay nagsalita. Sinabi niya sa lahat kung ano ang nakita namin nung nakaraang gabi. Mabilis na nagbulungan ang mga taong naroon ng mga oras na iyon. Hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig. Ramdam kong galit na galit ang mama ni Michelle. Halatang nagpipigil lamang ito upang hindi makagawa ng kahit na anong pagkakamali na pwede niyang ikapahamak. Humingi ng tulong si sir sa mga taong naroon. Sabi niya ay nilalantakan na ni Rene ang bangkay ng mismong pinaglalamayan namin. Tinawanan kami ng mama ni Michelle
Sabi niya kung totoo raw ang aming sinasabi, bakit nakikita pa rin namin ang bangkay na nasa loob ng kabaong. Nagmadali kaming pumasok at tama nga ang sinabi ng mama ni Michelle, naroon pa rin ang bangkay. Lumapit ako at hindi ako makapaniwalang. Nasa loob ito na parabang ni minsan ay hindi ito nagalaw. Sa kalituhan ay hindi ko namalaya na may nakasinding kandila pala sa tabi. Hindi sinasadyang natabig ko ito at diretsong bumagsak ang kandila sa kabaong. Mabilis na kumapit ang apoy. Nagsimula ito sa paa ng bangkay hanggang sa umabot na ito sa kanyang tuhod. Nagmadali si Tito na patayin ang apoy. Dahil sa taranta ay napilitan siyang ilabas muna sa kabaong ang bangkay. Doon na po kami nawindang sa aming nasaksihan. Ang kaninang bangkay ay unti-unting nagbago at naging isang baging ng saging. May kakayahan kasi ang mga balbal na palitan ng baging ang bangkay nang hindi namamalaya ng kahit na sino. Makikita mo lang ang tunay na anyo ng bangkay pag tuluyan na itong nailabas sa kabaong. Naggulat kami at doon na nga nagumpisang maniwala ang mga tao sa aming sinabi. Agad nilang sinuwid ang buong lugar para hanapin ang aswang na si Rene. Galit na galit ang papa ni Michelle at agad niyang sinumbatan ang asawa nito. Tinatanong niya kung saan nagtatago si Rene ngunit hindi nito alam kung saan matatagpuan ng lalaki. Kinabukasan nun ay natagpuan nila ang natitirang piraso ng bangkay. Nagkabali-bali na ito at wala na halos ang kalahati ng katawan nito. Agad itong inilibing at inilayan ng dasal. Natagpuan na rin nila kapitan ang iba pang mga bangkay na hinukay sa sementeryo ngayon ngunit hindi ito kumpleto. Si Rene naman ay hindi na natagpuan sa lugar. Nalaman namin na hindi pala nila kamag-anak si Rene. Siya pala ay kalaguyo ng mama ni Michelle. Masyado daw itong nabulag sa pagmamahal niya sa lalaki na kahit alam niyang aswang ito ay pinilit niyang itago sa lahat. Tuluyan ang naghiwalay ang mga magulang ni Michelle. Umalis rin ang kanyang ina sa lugar nila at hindi na nila nakita pang muli. Kami naman ay nagpasya ng bumalik sa Panabo. Ngunit bago pa man kami makaalis ay napansin ko ang parte ng lupa doon sa likod ng bahay nila Michelle. Para itong bagong bungkal. Kaya naman nagtanong ako kay Tito kung meron ba siyang inilibing doon. Nakunot ang kanyang noo at agad niyang tinungo ang sinasabi ko. Nagtaka siya dahil wala naman daw siyang kahit na anong binaon sa lupa. Hanggang sa bigla kong naalala ang mga gabing naririnig ko si Rene habang kinakain ang bangkay na kanyang kinukuha. Mabilis kong sinabihan si Tito na hukayin ang lupang yun. Kahit naguguluhan ay sinunod niya ang sinabi ko. Doon na nga kami kinilabutan nang makita namin ang napakaraming buto ng tao. Doon pala inililibing ni Rene ang mga buto na galing sa kanyang biktima. Tuluyan nang natapos ang kababalaghan sa Tagnanan. Nakauwi na rin kami ng ligtas sa Panabo. Nagpatuloy kami sa aming trabaho. Hanggang sa isang araw ay sinalubong po kami ng napakasamang balita. Si Michelle po ay natagpo ang nakabitin sa kanyang inuupahang apartment. Lumabas sa balita na nagbigti ito dahil umano sa pressure sa trabaho at pag-aaral. Kaya winakasan ng dalaga ang kanyang buhay. Hindi ko lubos maisip na yun pala ang sinasabi ng babala sa akin nung nasa resort pa kami. Si Michelle pala ang tinutukoy na importanteng taong mawawala sa akin. Sa totoo lang po, Sir Jupiter, hindi ako naniniwala na nagpakamatay si Michelle. Alam kong pinatay siya ng mama niya. Bago pa po kasi mangyari ang insidente,
ay nabanggit niya sa akin na madalas magpunta sa apartment niya ang kanyang mama at galit na galit ito sa kanya. Siya umano ang sinisisi nito sa lahat ng nangyari. Kung hindi daw siya nagsalita nung gabing yun, ay sana magkasama pa raw sila ni Rene. Nangako po kami na hindi namin sasabihin sa iba ang nangyari sa amin doon sa Tagnanan. Kaya naman hindi po ako nagsalita tungkol sa totoong dahilan ng pagkamatay ni Michelle. Sa ngayon ay lumipat na po ako ng trabaho at umalis na rin po ako sa Panabo upang maiwasan kong maalala ang nakakatakot kong karanasan. Alam ko pong makakarating ang istoryang ito sa mga kasamahan ko dahil tagapakinig niyo po yung manager na nakasama ko. Gusto kong ipaalam na sumulat ako dahil hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa aking isipan ang mga nangyari. Sa tingin ko ay dadalhin ko ito hanggang sa aking pagtanda. Maraming salamat po, Sir Jupiter, dahil sa inyong channel ay nagkaroon ako ng pagkakataong mailabas ang matagal ko nang dinadala. Kahit na sandali, ay nakahinga ako ng maluwag. Hanggang dito na lang po ang aking kwento.